Ito po pala, pinagbabawal na ano na technique. Pinagbabawal na technique. Yun. Yung kung naririnig nyo sa bago kong setup ah. Hina ko lang boss ko eh. Taas ng mesa ko. Yun, discuss natin kung ano. Ano ba to? Meron mga nagtatanong sa akin. Paano raw, ano raw yung pinasa ko sa mga, ano, sa mga agencies na, ano, na video. Yung mga pagdedebone, ganun. Meron akong ginawa. Actually, ilan ba yung ginawa ko? Dalawa yata yung nagawa ko na video dati. Nung, ano, nung bago ko pumunta sa, ay, bago ko umalis sa Pioneer, sa Robinson's Pioneer. Kasi alam namin na magsasara na yun. At lilipat na ako. Ayun na, nagbasta-basta na lang ako. Gumawa lang ako ng mga video dun. Yung ano, sobrang bagal ko pa mag-debon dun. Tapos yun, basta hindi ko naman alam kung anong kailangan eh. Tulad nyo, parang basta makagawa lang ng video. Ganun lang ginawa ako. Pero, yun, pinasa ko yun dati sa FMW. Ang mangyayari kasi niyan, pagka pinasa mo sa FMW na agency, iaano nila yan, isisend nila yan sa mga employers. Kasi di ba maraming employers ang hawak ng FMW. Isisend nila yan ngayon sa mga employers. Ngayon, yung mga employers ang magseselect sa inyo kung tama ay kung maayos pa yung pagkakagawa mo ng video, yung pagdedebon mo, ganun. Tinitignan nila yung proper handling ng kutsilyo mo, kung ano ka ba, kung merong mga, ano yan, may mga technique dyan kung paano. Ito nga, i-discuss natin dito sa ano na video na to. Kasi para makatulong din sa inyo sa mga nag-a-apply kung paano mag-gawa ng tamang video, kung ano yung hinahanap ng mga employers para ma-include ka sa shortlisting nila. Yung gagawin natin yan. So yun, ano bang unang-unang hinahanap nila? Pasensya na nung damit ko. Nalamig ako eh. Mukha akong magsasaka. Nakaibang ano eh. Masot pa eh. Yun. Ano may mga ano, mga dapat nyong gawin na para sa video na to. Ito, nakuha ko tong video na to sa FMW. Kung ano yung mga dapat na setup mo pagka mag-ano ka. Mga tamang gawin para sa paggawa ng video. Ganito. Una, dapat yung ano mo, yung video mo malinaw. Tapos, dati kasi marami akong nakikita ng mga ano eh. Yung mga video, yung gumagawa pa sila ng mga introduction nila, ganun. May hawak pa ng mga papel para nandun yung pangalan nila. Tapos sasabihin nila kung ano-ano. Hindi na yung necessary. Ang kailangan lang nilang makita yung bilis mo kung paano mag-debone ng either shoulder, ham leg or shoulder. Pigi saka kasim. Yun. Tinitignan nila yun kung gaano kayo kabilis. Kasi usually, tinatanong yun sa mga ano, sa na mga employers kung gaano kabilis kang mag debone ng shoulder or ham leg. Yan, ganyan. Ito, number one tip ko. Dapat pagka magsisend ka ng video sa kanila, dapat yung video mo walang isang minuto. Kunyari, shoulder or yung ham leg. Walang isang minuto dapat. Nasa 45 seconds lang, ganun. Na-debone mo na lahat yung ng parts ng ano ng pigi or ng shoulder. Walang isang minuto. Yun, doon nila tinitignan kung gaano kakahusay mag-debone. Dapat walang isang minuto. 45 seconds, ganyan. Tapos,
wala nang paano-ano, huwag ka nang magagawa yung intro mo, magpapakilala ka pa, hindi, basta nakikita yung mukha mo na ikaw yung mismong nagdedebone, yun na yun, okay na yun. Tip number 2, yung ano nyo, yung workplace nyo, yung pagbabaklasan nyo. Sa ano to ha, sa FMW to, sinabi to dati sa akin ni, ano, si Ma'am Jamie yata. Dapat yung surface ng inaanoan nyo, pinagdedebonan nyo, yung stainless steel. Kasi usually sa mga, ano, sa mga supermarket, di ba, nasa ano kayo, yung malaking, malaking chopping board, mga ganun. Dapat yung sa ano kayo, sa stainless steel. Ganun, ganun dapat yung pagpapatungan ng baboy nyo habang nagdi-debone kayo. Yun, ganun. Tip number 3. Dapat hindi nila nakikita na nag-i-struggle ka sa pagdi-debone. Kasi di ba pagka nagdi-debone ka, pagka hindi ka sigurado sa pagdi-debone mo, ano, parang alam mo yun, nahihirapan ka. Dapat ano ang makikita nila doon, yung ano, yung smooth lang yung mga galawan mo, ganun. Hindi tulad nung pinakita ko na video dati ah. Walang kwenta. Basta ganun. Saka para makita rin nila na ano, na alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung dinadaanan ng kutsilyo sa pagdedebon. Yun ang gusto nilang makita eh. Yung parang ano mo, yung precision mo sa pagdaan ng kutsilyo sa pagdedebon mo. Yun lang yung masasabi ko dun. Tapos, ano pa? Tip number 4, dapat meron kayong ano, may mga PPEs kayo. Kahit ano lang, kahit yung mga gloves lang, or kung meron kayo yung mga mesh glove, ganun. Para makita nila na yung safety. Yung safety. Minsan kasi tinitingnan din yun eh. Pakita ko sa inyo yung ano, yung video na pinasa ko sa FMW nung bago, ano, doon nila ako kinontak eh. Tapos, na saka ako na-interview ng Caro. Caro. Yun yung pinasa ko na video. Ito, panoorin nyo. Nakita nyo, ano lang, yung parang ano lang, simple lang na video yun, ginawa ko yun sa ano, sa ano, California Gardens. Ano pa nga yun, ang ginawa ko pa dun, ano kasi, prosen yung dumadating na baboy sa amin, sa Monterrey, nung time na yun. Kaya ang ginawa ko, inano ko yun, tino out ko pa yun, ng, ewan ko, tatlong araw, sinabihan ko pa yung mga kasama ko na wag munang kalasin eh, kasi, ano eh, gagamitin ko nga para sa video. Tapos yun, sinimplihan ko lang, nagpaalam lang ako sa ano na meron akong pipicturan. Sabi ko ano, yung sa paglilinis, kasi pagka naglilinis kami ng cold room sa California Gardens, kailangan merong ebidensya na naglinis kayo. Yun, saka ako naipasok yung cellphone ko. Tapos yun, dun ako nagvideo, pinwesto ko lang yung cellphone ko sa medyo mataas. Tapos play. Yun, ganun. Ito po pala, pinagbabawal na, ano, na technique. Ewan ko kung ano to ha. Medyo, ano to eh. Para lang, ano, makatulong sa inyo, hindi kayo mahirapan. Kasi usually, ang mahirap dyan, yung sa pagdidibon, yung ano, yung mga joint. Tatanggalin mo yun eh. Tapos, yun yung matigas na mahirap tanggalin. Minsan dun ka talaga mag-i-struggle. Ang ginawa ko dito sa video na to, yung joint, bago ako mag-video, dinaanan ko na ng kutsilyo para hiwalay na siya. Ngayon, pag-hit mo ng record sa ano mo, video mo, smooth na. Di ba? Hindi ka na mag-i-struggle na magputol. Parang, hindi ka naman sa, ano, sa technique lang yun para mapabilis yung ano nyo, yung pag-cut nyo.
Ganun ginawa ako eh. Para lang ano, para lang makatulong din sa inyo. Kasi alam ko ano eh, alam ko yung struggle ng ano, yung paghahanap ng aanohan, paghahanapin ng pagdedebonan ng gagamitin na baboy, ganun. Yung iba nga eh, ano pa eh, nagre-request pa sa ibang lugar para lang magdebon. Siyempre, sayang naman yung panahon, saka yung baboy na kakalasin nyo, minsan nyo lang gagawin. Ganun, tip ko lang sa inyo, yung joint, daanan nyo na ng kutsilyo para pagka nagbibidyo kayo, smooth na yung pagkaka, ano nyo, debon nyo, diba? Ano pa, meron pa akong ano, ano eh, parang pinagbabawal na technique, pero ayokong ano yun eh. Nakakatulong din talaga yun sa ano eh, sa video eh. Pero ano, message nyo lang ako kung paano. Kung meron kayong mga video dyan, i-ano nyo, patitignan ko. I-send nyo sa akin sa ano ko, sa Facebook page ko. Titignan ko kung okay na yung video na yun. Tapos, kung may maitutulong ako, ako yung bahala. Message nyo lang sa akin. Yun lang. Gumawa lang ako ng mabilisang video para lang ano, nakita ko lang sa ano ko eh, sa comment sa isang video ko eh. Para makatulong din sa mga nag-a-apply, no? Yun na. Like, share, subscribe yung mga ganun ha. Ayos ba yung ako? Yung setup ko rito. May sapatos pa eh, no? Yun na. Like, share, subscribe yung mga ganun hanggang ngayon. Hindi ko pa rin alam ya. Yun na. Paalam.